Ilang butante na turn off sa senatorial aspirant na si Franz Castro talaga. O, tinanggan natin kung bakit sila na turn off. O, sige, pasok. Malaking bagay para sa mga botante sa Maynila ang hakbang ng COMELEC na mailagay sa kanilang official website ang mga Certificates of Candidacy o COC na maumaasang makasungkit ng posisyon sa pamahalaan sa darating na 2025 elections. Samantala, suporta sa pagtakbo ni Pastor Apollo C. Quibiloy sa pagkasenador, bumuhos si Margaret Gonzalez magbabalita. Pagkatapos ng dalawang linggo, inaasahang mailalagay na ng komisyon ang election sa COMELEC sa kanilang website ang mga COC ng mga kandidato na gustong maluklok sa national at local positions sa taong 2025. Sinabi ng COMELEC na paraan ito para mas makilala ng mga botante ang mga kandidato at matulungan silang makapaghain kaagad ng petisyon sa komisyon kung ang particular na tao ay hindi dapat makatakbo o dapat iboto ng mga tao. Lagi po natin itong ginagawa, subalit mas minarapat natin na ito inyong matunghayan, makita, masaksihan upang again pagpapakita ng transparency. Number two, ito ay talagang minarapat natin na gawin kaagad sapagkat bago magdalawang linggo o dalawang linggo bago matapos ito ay kinakailangan mailabas na natin sa COMELEC website ang lahat ng mga certificates of candidacy. Ang mga taga-Manila, suportado ang ganitong hakbang ng komisyon. Siyempre, mas malaking advantage na nakikita na nila ngayon pa lang kung sino yung mga tatakbo para at least kahit pa paano, medyo matagal pa yung preparasyon, mas mapag-iisipan nila kung sino yung karapat dapat iboto. Kasi usually pag medyo malapit na yung botohan, doon pa lang yung ipopost, parang yung iba kung sino lang yung matipuhan nila. Ngayon, kahit pa paano, magre-research na sila, alamin nila talaga kung yung karapat dapat iboto. Ay, salamat ka, ayaw Marjorie Magnago, buti na lang. Nandiyan dyan ka para paliwanagin ang ating buhay. At dahil dyan, thank you na gumaganong-ganong pa yung ulo. Ayan, para sa iyan, Marjorie Magnago, sa iyong pagpapaliwanag. Ba talaga mga taga-US? Uy, putragis, tumigil ka nga. Yung mga taga-US, ang gagaling nyo talaga, ha? Ibang klase. O sige, diretso natin itong sinasabi ni Bex. Uy, ano yung sinasabi mo, Bex? Kailangan malaman mo, makita mo kung sino yung mga kandidato. Paano mo makakita? Eh, singkit ka. Boto, marami na ba itong nagawa para po sa akin kasi para malaman natin kung... Teka, bakit ganito yung mga ini-interview nyo? Eh, si Minay, ba't ganito yung mga ini-interview nyo? Puros mga, mga parang matatalino. O, Diego, tumigil ka nga. Mga ano kayo? Mga homophobic kayo, ha? Masama yan. I'm deserving ba nila iboto? Kasi may mga tumatakbo kasi na hindi na, wala namang alam sa politics and ano pa ba? Opo, kasi merong marami, may mga artista, may mga influencer. Kaya maraming mga Pilipino na parang disappointed. Importante to para makilala. Puta, hindi ba din to? Oh, ang pangalan nito si Brando. Oy, Brando, ano to? Puta, naka-lipstick ka ba, Brando? Bang klase, ha? Latis namin yung mga kakandidato kung mayroon ba silang mga cases or kung convicted ba sila sa isang cases. Yun po. Convicted ba sa isang cases? Sige. Siguro napakamalaking advantage loss para sa lahat. Kahit nga wala pang naipopost ang COMELEC, ang ibang botante, nagpahayag na agad ng pagtutol sa kandidatura ng senatorial aspirant na si Franz Castro na convict. Ayan, tigas ng mukha nito, no? Hoy, Klabano! Ang kapal ng mukha mo! Kay Pastor Quibiloy, meron kang statement pero dito sa ulupong na ito. Oh, dito sa walang silbing tao na to. Convicted ng korte, child abuse, punyemas kayo. Ni hindi nyo mang kinukundinang kakapal ng mga kulangot nyo. Yeah!
connected sa kasong child abuse. Ayon sa mga botante, hinding-hindi nila ibuboto ang mga tulad ni Franz Castro. Pati naman ibuboto yung convicted na sa child abuse, di ba? Ang bangit naman pag nanalo yun, sigurado na pa. Putangin na apat na sila. Ano to, Spice Girls? Bakit ko naman ibuboto naman yan, di ba? Ang pangit naman nun. Buboto mo, nakita mo na nga na merong kaso. Walang hiya yan. Para laking ano yan, problema sa atin yun, di ba? Buo mo na siguro yung buboto sa mga ganyang tao. Hindi maganda example talaga sa mga, lalo sa mga botante, di ba? Sana maging matalino sila sa pagboto. Ano ba mangyayari ng pangangat sa atin? Untay na ang taray nito, no? Ang taray ni kuya, no? Ito yung mga pag nagti-tiktok to, ito yung mga ilabi gumagalaw-galaw na ganun, no? Pak! 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 Ay, syempre, ano, mas ano na yun, mas... Ano na siya, malapit na siyang gumawa ng mga bagay na hindi maganda kasi nagawa niya na eh. Child abuse na po yun eh. Hindi naman po dapat ano, ibote yung mga ganun. Ang ibote po natin yung... Pucha, antindi ng pangalan niya si Johnny. Ano pangalan niya? Ano pangalan nito? Oh, sige, diretso. Siyang gumawa ng mga bagay na hindi maganda kasi nagawa niya na eh. Paul John. Ito, si Child ito? Abuse na po yun eh. Hindi naman po dapat ano, ibote. Ah, si Johnny. Johnny! Panginang tindi ah. Double N na. Double E pa. Siguro ang pangalan nito si Johnny. No? Ang patunong pangalan nito si Johnny. Hoy, Johnny! Pero pinaginawa niyang hindi. Dione. Dione. Yung mga ganun. Ang iboto po natin yung may mabuting ano, backgrounds, ganun po. Eh, ba't naman iboboto yung mga ganun yung backgrounds? May mga child abuse, tapos may mga corrupt pa. Una-una, bago ka bumoto ng isang politiko, dapat, syempre maganda din yung ano niya, credibility, saka yung kanyang, ano po, maganda yung kanyang mga prinsipyo. Walang mga nagawang, ano, against the law. Convicted siya. Hindi eh. Siyempre, child eh. Siyempre ako may anak din naman ako. So siyempre, pag bata kasi, mas malaking factor yun eh. Pag ganun eh. So parang, magay mo gano'ng kandidato, dapat malaki sa pwesto. Oo, siyempre. Siyempre, kapakanan ng mga bata yung nakalagay sa ano. Siyempre, kumbaga kinabukasan ng bansa yung ano eh, yung nakalagay dun eh. So, siyempre, kapag may mga ganung kaso, medyo hindi ako po. Mahirap. Nakita niyo si ate sa likod nung nagsasalita. O, papakita ko sa inyo. O, ito si ate. Nakita niyo yan. Yung nasa likod niya. Pucha, sa pagmamadali niya. Pucha, dalawa yung helmet na hawak niya. Magmamadali siya, oh. Sabi niya, oh. Teka, oh. Tinan ninyo. Oh. Ayan, oh. Lalabas siya dyan. Kapakanan ng mga bata yung Ayan, oh. Sabi niya, buta, nagmamadali ako. Andiyan dyan na yung amo ko. Pucha, naalala niya, oh, naka-helmet pa siya, tapos hawak niya pa isang helmet. Lagay sa ano, syempre. Ay, shit, naka-helmet pa ako. Nakakahiya. Nabukasan ng bansa. Ang dami ko pang dabag, tatlo. Pucha, ang dami niyang helmet, dalawa, tatlo. Buta, ina-snatcher ba to si ate? Parang aksidente na aktuhan lang natin to ah. Ayun o si ate oh, dalawa helmet, dalawa bag. Pucha yung bag niya, parehas pang backpack. Nakahablot ba to si ate? Tinan ninyo, ayan o. Siyempre, kumbaga kinabukasan ng bansa yung ano eh, yung nakalagay dun eh. So, siyempre, kapag may mga ganung kaso, medyo hindi ako puro. Mahirap na po pagkatiwalaan yung mga ganung tao. Samantala bukas naman ang mga butante na suportahan ang mga personalidad na first time natatakbo gaya ni Pastor Apollo Sikibuloy. Si Pastor Apollo ay tatakbong senador sa darating na 2025 elections. Pasalan niya. Okay naman siya. Kung sa akin na, ewan mo lang din sa iba.
maganda po kasi ganun. Same as Bato. Isponda po. So lahat mo ng mga candidates, aspirants coming from Davao, you can vote for them. Yeah. Para masubukan din natin sila, hindi yung puro dati nila. Bigyan natin po sila ng chance. Para kung ano, di kung may mapapanalayan sila, di ba po? Wala nang problema yun eh. Pagtakbo ni Pasarapo na Sibulay bilang senador, ibubuto niyo po ba siya? Alam nga, bumuto talaga. Maganda, parang may mayroon tayo sa ano, sa sinit. Sina, kanya na lahat, na apisa, ano ba ang nagawa niyan? Masayang may leader sa simbahan naman dyan. Ako ng senador para magbaran siya. Ano? Sa social media nga ay bumusta ang suporta ng mga netizen sa kandidatura ni Pastor Apollo. Sa huling update ng COMELEC, meron ng 66 na senatorial aspirants ang pasok sa listahan ng komisyon para kumandidato sa 2025. Patuloy pang ginagawang pagsasala ng law department sa mga COC na kanilang natanggap para sa national positions. Extended naman hanggang Miyerkules ang pagsusumite ng petisyon laban sa mga nuisance candidates. Ang mga i-recommended ng law department na maging kandidato at ang mga hindi itutuloy na kandidato ay isusumite sa COMELEC Unbank. Ayan o, yung mga... Ito dapat to ilaglag natin sa imburnal to. Oh, walang magagawa sa bayan tong hinayupak na to. Bago ang pagpapalabas ng opisyal na listahan para sa iba't ibang naturang posisyon. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Mark Gonzalez, SM9 News. Margot ha, ikaw yung mga ini-interview mo ha, purus ano ha, purus positive ha. Talaga naman, ano pa bang mga balita natin dito? Oy, Felix Bakat. Hi, Boss Dada. Asawa ni... Naku po, si Sir J. Sir J, mabuhay ka, ha? Break time mo ba? Bakit ano? Ay, hindi. Patulog ka pa lang. Thank you very much, Felix Bakat, ha? Ay, gusto ko sana magkatabi tayong dalawa, eh. Uy, patapalisin natin si Simply Luis sa kwarto nyo. Gusto ko tayo magkayakap. Thank you very much, bossing. Mabuhay ka, Felix Bakat. Bakat na bakat talaga.